Hello, good morning. So, papasyalan natin itong mga farms dito. May mga taniman ng sari-sari. May petchay. Ayan. May mga talong sila. So, may mga land prep pa doon sa kabila na nakikita natin. So, mamaya siguro medyo ipo-focus natin, no? Okay, good morning. Medyo masyadong sunny. Umikot ako dito sa taniman ng mga sari-sari, ano, para pinasyalan natin. So yung nakausap ko kanina, pinakita niya yung mga collection niya. So ito yung punlaan nila. So prepared seedlings for planting season na gagawin sa first week daw ng December ang paglilipat. So tinatry nila na mag-produce na sarili nilang buto kasi napakamahal daw ng butong nabibili. So nagiging source nila ayata ay iba-ibang kumpanya din. Ayan, so napakalawak ng taniman nila. Kita mo yung mga tao dito, kanya-kanyang area, kanya-kanyang gawa. Then, although minsan kasi ang pwesto ko ay against the light. So, ito yung land prep na ginawa nila ng paraan. Malambot na malambot ang lupa. Medyo maganda, oh. Sandy loam na mapino. Talagang nirorotabate ng gusto yung lupa. Tapos, agusan nila ng tubig. So yun, doon sa mga kabila ay plain pa lang, pero gagawin nilang paddy type, square square, para pagka nag irrigate pwedeng i-control sa isang area lang yung tubig, palipat-lipat lang. So ayan, no, malawak na lupain. Actually, bye-bye ilog itong aking pwesto ngayon. So, makikiraan po. Ayan. So, ayun, dun sa isang area, nag-ano sila, nagpiprepare ng marami. Then, let's go. Lapitan pa natin yung mga nagtatanim. So, subukan kong tanungin naman yung sa kabila. So, post muna. Nandito ako sa area ng San Jose Nueva Ecija, no? Okay, so nandito tayo sa isang side na makikita, oh. Walang nababakanting lupa sa kanila. Every season is very busy para sa kanila, no? Walang area ng lupa na walang tanim. So, eto, makikita natin si nanay. Nagpiprepare siya sa pagtatanim ng peanut. Ayan, mani. Ganito yung gawain nila. Nakalinya. Tapos, individual seed distribution ang ginagawa. So, ganito kasipag ang mga taga Nueva Ecija, ano? Parang mangga. So, andito kami sa may area ng San Jose, parang mangga. Ito yung area na may patag, pero malapit din ako dun sa may ilog. Mamaya lulusungin natin. Lahat ng area ay gamit. Talagang maximize ang gamit ng kanilang lupa. Walang nasasayang. Ano po? Ano? Very small and maximized area. Makakatanim na sila dyan ng mga siguro 10 kilos. Ano po? Ang buto niyan, mga ilang kilong punla niyan dito papasok sa, kung estimated ko ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 square meters na ang binhi nila ay siguro mga 2 kilo na yan. Ano po? O isa may git. Hindi
pagka isang banas kuya eh pa. Kung swerteng ka dito sa Paboto eh isang kaban kuya. Oo, talagang marami ito, ano. Ito eh 4 na kilo ito kaya lang kinain ng mabae. Eh. Isang kilo na natira. Kasama natin talaga 'yan sa buhay eh. Talagang ayan. Nakapag-abala tayo ng konti. Opo, so lilipat naman ako doon sa isang parang tingin ko nagpe-prepare naman siya para sa pagpunla ng sibuyas. Oo, batanis kuya. Opo, batanis. Kuya. Sige po, nice. Pa, nagdadamo nga ako dyan ng kon kuya. Oh, kamatis naman yan. Ito oo nga. Ang dami. Sili oh. Sili kuya. Kung walang tiyaga naman dito sa bukid kuya, wala naman. Mabuti nga kanya, magandang irrigation ninyo dito. Kaya okay lang magtanim na magtanim. Ano po? Dito sa bukid kuya, dyan naman sa ako. Itong hilog na to, hindi ho maapaw pagka... Oo, maapaw po kuya yan. Ay, maabot dito? Opo, hanggang doon sa may pinagpanan nyo po daw, pinagbabaan nyo po. Mm-hmm. Dati po, nga po bukid diyan kuya, ngayon ilog na. Kinain na, ano? Opo. O, sige po, lilipat lang ako o, dito sige, sa... Kuya, salamat. Ano, lahat ng area prepared. Multiple cropping sila, kaya lang kanya-kanyang grupo ng tanim. May peanut inserted with the cowpea, paayap. Ano tawag sa Ilocano nitong paayap, te? Ayan. Ay, utong kuya? Utong lang, isa lang, utong lang, diretso na. Opo, utong. Kasi may variety yan sa English na cowpea. 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 Opo. Opo, green. Okay. Oh, tingnan nyo to. Mga plots na may mga topsoil na nilalagay, mapinong-mapino. Tapos tinatap. Pinapatungan niya manually talaga, tiyagaan lang. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ito yung preparasyon niya. Oh. Yan, para kita ng mga bata sa kasi iba sa Los Baños sa mga panay prutas yata dyan sa Los Baños kaya na prutas, mga plantation wraps, kape, nyog may palay din kasi nasa amin na sentro ng Pilrice, Iri so eh kaso eto wala nga kasi sa Laguna ng ganitong klaseng farming eh hindi po pwede sa kanto kuya malamig. Eri- oh. Malamig po doon. Malamig at saka yung lupa. Ito kasi talagang mapinong lupa dito eh. Opo. Napakaganda. Ayan. So yay. Ilalagay ko lang sandali sa selfie mode para makita natin ang mga background. Napaka-intense ng trabaho dito. Lahat sila gumagalaw oh. May kanya-kanyang ano